Seriously, limit home sound ko yan sa lupat. Friends, i-share ko lang sa inyo ang aking ginagawa. Busy-busy ko, friends. Grabe. Tignan mo. Isang ganitong... Friends, ha? Ganito ako kasi wala akong bra. Isang sako. Dalawang sako. Kita mo yan? Ang dami dito, friends, no? Oh? Dalawang sako. Hindi mo kita, wala akong bra, no? Tatlong sako. Tatlong sako. Diyos ko, friends, amuti yata ako ng gabi dito. Ay, Ginoo ko. Ang dami kong ginagawa, friends. Oo. Parang ingot lang, walang bra. Kaya nagaganon ako. Ganito siya, friends, oo. Oh. Ito siya, maliliit to siya. Maliliit. Nakita mo? Maliliit siya, oh, tingnan mo. Mm. Kasi, ito, gagawin to siyang yolmo kimchi. Yung ano ba, fresh yung kutsu niya. Yung, nakita mo ba ako? Pero madilim, no? Yung kutsu niya is, yung sili niya is, ano, yung fresh ba, i-ano mo lang, i-mixer mo lang siya. Ito naman, gagawin siya kimchi. Malalaki to siya, oh. Tatlong sako, malalaki. Ang sarap nito, friends. Grabe. Oh. Alam mo, friends, nung una kong dating ng Korea, di talaga ako kumakain ng kimchi. Kasi ang sama talaga ng lasa, lalo na ito, oh. Hindi talaga ako kumakain nito, friends. Ilang taon. Ilang taon ang lumipas. Na-adapt ko rin kumain nito. Ang sarap-sarap pala nito. Pero pag baguhan ka sa Korea, isang taon, dalawang taon, di mo, parang di mo malunok. Yung mga pagkain nila. Mm-mm. Pero pag tumagal ka na, halimbawa, matagal-tagal ka na, ano, hindi ka na makakain na walang kimchi. Koreana ka na. Kasi ang mga Koreans, ano yan, hindi yan makakain na walang kimchi. Every morning, every kain, every meal. Diyos ko, mag-hi talaga yung kimchi. Mag-good morning talaga yan. Oo, friends. Nagaganito ako kasi, para di mangitim yung kamay ko ba? Kasi, siyempre, marami ka man ang katrabaho. Baka mamaya, eh, sitahin nila yung kamay ko, ang itim-itim na. Anong nangyari? Pwede mo naman siyang gamitan ng kutsilyo, friends. Ganito, oh, ganyan. Oo. Hinihiwalay ko yung malalaki. Sa maliliit. Ang dami nito, no? Ang dami. Ako ang gagawa. Kunwari, ako ang gagawa. Nag-offer ako sa binan ko, ako ang gagawa. Mm-mm. Sabi niya, ako ang gagawa. Sabi niya, hindi, ako na gagawa. Nagaktak pawis ko, friends. Mm-mm. Diyan yung mga anak ko sa loob, eh. Mamaya, lalabas yun. Pag may video, hindi yun lalabas. Sabi ko, bigyan ko kayo ng 20,000. Pagtulungan niyo ako. Araso daw, okay daw. Lalabas daw sila. Ito, mga bata talaga gustong-gusto ng pera. Ano? Nakita niyo ba ako? Bakit parang madilim yata, no? Hmm. Parang tanga lang. Kasi friends, eh. Napambahay lang ako, friends. Na ganyan lang tayo kasi. Wala tayong bra, eh. Mag-bra ka pa, gawa ka lang ng kimchi. Takpan mo na lang para makita yung utong mo. Ganan! Kaboy yun. Lilibit ako. Laki nito, friends. O kailan pa ito matapos? Ginoo ko. Mayroon pa tatlong sako sa likod ko. Hindi siya sako, friends. Plastic na. Ang laki-laki talaga. Grabe. Dito lang ako, friends. O isa tabi-tabi. Kasi dito, may ano ba? May bubong. Hindi ka mainitan. Eh, dito ako. Hindi ko alam kung anong lasa nito mamaya, friends, eh. Nakita mo ba ako, friends? Oo. Kasi friends, pag wala kaming ganito, pag wala kaming kimchi na ganito, bumibili ang asawa ko. Ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal niya, friends. Mansilchu nun. Mga manon mahigit. 10,000 won. Or 10,000, or 17,000 won. Mga ganun, mga kimchi ba. Ang mahal. Sabi ko sa asawa ko, huwag kang bumili kasi ang mahal-mahal.
Kaya gagawat ni marami pero wag siyang bumili. Sayang pera. Ayun na lang gagawa. Ang dami kong kutsu fence, uno. Sili. Hinarabis na kahapon. Hindi ako tumulong kasi busy ang linya ko. Hindi na ako mag-farm. Bahala sila mag-farm. Ganaan. Init. Init masyado. Pero ngayon, friends, parang ang sarap ng panahon. August na siya, no? August 14, 2021. Pero parang feeling ko, ano siya, autumn na siya. Parang September na siya. Parang mabilis yata ngayon mag-ano. Parang mabilis yata ngayon mag-ano, friends, mag-winter. Kasi may panahon na ganun eh, mabilis mag-winter. Mabilis mag-snow. Meron namang late, hindi pare-pareho eh. Kasi ano, mayroong ano ba? Climate change, mga ganun. Ang daldal mo, nilibit ho. Practice na ako ng driving ngayon eh. Paano tayo maka-practice nito? Abutin ako ng alas 6, friends. Di ba ako tapos nito? Maglilinis lang ha. Maglilinis. Siguro bukas pa ito gagawin. May mga, ano na, may mga manal na dyan. Mga garlic na gina, ano ba? Nilinis na ni Bianan. Ready na siya talaga, no? Nag-ready na talaga siya before siya gagawin ito. Ito yung radish, friends. Ito yung products ng sawa ko, friends, na pinaprocess nila. Oo. Tinatanggalan lang siya ng ilang piraso ba? Halimbawa, lima. Tirahan mo lang ng isa. Tanggalin mo yung apat. Kasi yun yung ipaprocess pag winter. Ganun. Ganun mga farmers dito, friends, eh. Sila nagtatanim, sila rin nagpaprocess. Kaya kukunin na lang ng buyer, dry na siya. Nakaprocess na siya, no? Nakapagod siya, friends, no? 24 hours yung under yung makina. Mga siguro mga 30 years na sila nagaganon before pa ako dumating. Or 20 years na higit ko nun. Kapagod. Pagod ang farmers. Laki naman yata ng breast of it dyan. Nakita mo ako, friends? Ala ako make up, friends. Naglipstick lang ako. Naghilamos na sa lipstick, nagtoothbrush, ano? Grabe. Kasi busy-busy ako talaga eh. Kanina nagtanim ako ng rose doon, no? Nabutan ako ng kapitbahay ko. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, nagdamo ako mula alas 5 ng umaga. Hanggang alas 12. Ang tanghali. Nagdamo ako, friends. Nagdamo-damo ako sa ano, bahay ba? Sa palibot. Si BC, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako nangalahati. Hindi pa ako nangalingkingan. Kasi pag summer, ano, lumalaki yung damo. Pag winter naman, namamatay sila lahat, no? Pero kailangan, ano, tanggalin yung damo para maganda yung bahay ba? Masaya ako, friends, no? Hindi na ako gumawa ng video. Share-share lang to sa akin, no? Hindi to siya ano pang ano yun? Hindi siya pang ano? Yung pang ano talaga, pang vlogger na pang income. Share lang yan sa akin, happiness. Wala nga tayong bra eh. Happy birthday sa aking pamangkin sa Philippines! Umuwi kami ng Pinas, friends. Buntis yung asawa ng kuya ko. Buntis siya, no? Manganganak na siya. Diyos ko, nandun kami sa Pilipinas. August 14. Nanganak siya talaga, friends. August 14. Halos ka-birthday niyang panganay ko. Magkasunod sila. Bukas, panganay ko, birthday niya. Talagang bata na yun, no? Sumunod sa panganay ko ng halos magka-birthday sila ng panganay ko. Iwalay mo siyang maliliit, friends, o ihiwalay mo siya. Ito naman malaki, ihiwalay mo siya. Ang sarap nito, friends, itry mo. Gumawa nito. Parang ingot lang. Huwag mo nang pansinin yung purma ko, friends, ha? Hindi ko na kailangan pumurma pa. Sinong pupurmahan ko dito? Pero nakalipstick ako, ha? Kailangan makalipstick tayo kasi. Nakalipstick talaga ako kasi nagda-dry yung lips ko ba? Kahit nasa bahay lang ako. Sabi na asawa ko, saan ka pupunta? Sabi ko, dito lang, magugas ng plato.
kasi nakaligo, naka-lipstick, ganun. Ganun lang, lipstick lang. Wala nang makeup, makeup pa. Makeup ka pa eh. Busy-busy ka. Sakit na ang baywang ko, friends. Pa ako na nga lahat eh. Grabe ka. Posisyon na. Hindi sasakit ang baywang ganito. Isang at mo yung paa mo dyan. Isang at. Do you know what is isang at? Isablay mo dyan. Huwag lang didi isablay mo dyan. Hita lang hita. Masakit talaga pa ako eh. Ay, ano yung... Masakit yung aking balakang. Namiss ko kayo, friends. Pintuan lang tayo saglit, ha? I-off ko na yung maya-maya, no? Kasi darating yung mga anak ko. Tutulungan nila ako. Para mabilis matapos ito. Ang dami nito, no? Ah, ang dami nito, friends. Ay, isa, dalawa, tatlo, apat na... Tatlong sako, tapos ito pa, oh. Alam, friends, sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ang dami-dami kong gulay. Nangalata na lang, pati kamuti, nangunot na lang. Nangulubot na lang, friends, nung isang winter pa, nung isang summer pa, nandyan pa rin. Hindi ka mapasma sa Korea, friends. Hindi ka mapasma sa Korea pag masipag ka lang tanim. Binan ko kasi tanim ng tanim eh. O tanim siya ng tanim, wala namang kumakain. Nausog, friends. Teka lang. Tapos, may binibigyan ako ng gulay, sumurinder na siya. Huwag ko na daw siyang bigyan kasi na nga, wala nang lagayan yung riff niya. Ipatikpik ko sana, ipapackage ko sana, friends, sa mga friendship ko. Wala naman akong time. Paano tayo magpapackage niya? Anong oras na ngayon? Siguro alas 3 na ngayon ng hapon. Ay, oo, friends. Kasi nagutom ba naman ako? Ito ako sa labas, naglinis-linis. Nagutom ako, kumain ako doon. Ito nakita ko. Umabas ako. Nagutom ako, hindi sana ako kakain eh. Mag-diet sana ako eh. Kasi very big na ako eh. Walang hiya, parang kinukutkot yung aking tiyan. Tingnan mo, tumaba ulit ako. Tumaba ulit ako, friends. Para sa'yo lang ito, friends. Ang aking sharing-sharing ng aking ginagawa. Naka-gloves ako, friends. Pero may plastic pa yan, oh. Kasi yung gloves na to, ito ba? Puti pa siya talaga, oh. Yung gloves na to, friends, ano? Lumulusot yung ano, yung parang duga ba? Parang tagok. Alam mo yung tagok? Tagok is, ano, yung pag nag-ano ka ng saging, inutol mo yung saging, ano? May ano siya, may tagok. Tapos malalagay sa damit mo puti, magiging itim dahil sa tagok. Ano ba yung tagok sa Tagalog? Alam tagok sa Tagalog, friends? Hindi ko na maalala eh. Ano kaya yun? Parang madilim siya, no? Maybe because of the sunlight. That is why. Parang dark siya. Hi to my American friends. I miss you guys. Namiss ko na yung mga American friends ko. Oo. Ang kasama ko dati sa trabaho ba? Mga Amerikano. Amerikana. Daldalan kami. Buong araw, magdaldalan. Daldalan na nga sa labas. Araw-araw, daldalan pa sa kakautok. Hindi nila alam, no? Pa-practice pala ako mag-English. Parang inyong tulungan. Daldal sa akin, no? Araw-araw kami nagkikita sa trabaho, daldal sa akin. Okay. You daldal lang. I will listen and learn from you, guys. No?
Wala akong ibang topic, friends. Ito lang kimchi ko eh. Magbabay na ako, friends. Wala ka, dumilim. Magbabay na ako, friends. Kasi dami ko pang gagawin, friends. Oh my goodness. Maglilinis pa ako ng bahay. Matutulog ako, friends. Alas 12 na ng gabi. Alas 11, araw-araw. Alas 12, alas 11, ganun. Hanggang alas 11 ako naglilinis. Nagpupunas ng sahig. Pero di na ako nagluluto. Kasi yung anak kong panganay, nag-aaral sa YouTube, siya na ang tagaluto. Sabi niya, mother. Sabi niya, mag-aral ka dyan, study. Sabi niya, nandiyan siya sa labas, nakikinig. Ay, sa loob. Mag-study ka rin mag-ano? Mag-study ka rin mag-study ka rin ng luto. Sabi niya, para sumarap yung luto mo. Kaya na. Sabi ko na, hindi na ako mag-study para makagraduate na ako sa pagluluto. Ikaw na magluto. Ang bait-bait niya, friends. Grabe. Pagdating ko galing sa work, higa na lang ako. Ayaw niya akong nakatingin sa kanya magluto. Kasi ang bunganga ko, hindi maparisan. Napapago daw siya sa bunganga ko. Pinapapasok niya ako sa kwarto. Ah, higa-higa lang ako doon. Facebook, Facebook. Maya-maya, naghain na siya, no? Gain na siya. Pinapakain niya na yung lula niya, pati yung mga kapatid niya, eh, apa niya. Tapos tinatawag niya ako, labas naman ako. Ay, nakakatuwa mga anak ko, friends. Internet sila magsaing. Yung isa, tagaluto lang talaga eh. Kasi may nakalagay sa whiteboard eh. Sinulat ko schedule nila, sino maglaba ngayon, ganun. Idiin mo lang naman yung washing machine, di ka naman magkusok. Ang arte pa nila, friends, ha? Hindi nagsusuot ng nilabhan. Grabe, saan kaya nagmana itong mga bata na ito? Pag di nilabhan, friends, di nila sinusuot. Jesus, oh my goodness. Tapos ang arte pa, taro-taro pa talaga. Hiwalay pa talaga sila ng laba, ano? Hiwalay yung mga damit nila. May perfume pa sila. Jesus, kinuok ko mga binata. Maging lula na tayo dito, friends. Oy. Wala na talaga patutunguhan. Maya-maya, maging lula na tayo dito. Langhiya. Very excited na ako maging lula, friends, ha? Excited na ako mag-alaga ng apo. Oo. Ida-drive ko yung apo ko anywhere. Kaya bumili na ako ng car, friends. Ang binili. Binilhan pala ako ng asawa ko ng car ko. Kasi, prepared na ako. Pag nagka-apo ako, ipapasyal ko yung apo ko. Yung asawa ko, friends, hindi talaga yung papayag mag-drive ako noon. At sundo niya lang talaga ako. Kasi delikado daw. Ngayon, nagsawa na kahit sundo, friends. Busy na siya sa life niya. Masakit pala sa baywang nito. I don't know. Hirap pala mag-ganito, friends, no? Friends, oh. Sakit sa baywang. Ah, mali yata yung upo ko dito, no? Ah. Dal-dal pa more. Ang sakit sa baywang, friends. Kailan pa ako matapos dito? Nakarating na pa, lilibit ho. Share-share lang sa akin, friends. Next time ako maggawa ng video, ha? Yung, ano, pang maramihang views na po-forward mo sa mga group, ano? Eh, nami-miss na nga nila ako eh. Nagmi-missin sila sa akin. Ba't na wala akong video? Eh, share-share lang muna tayo dyan. Ang mga ginagawa. Parang ingot lang, ano, friends? Oo. Gawa mo na akong kimchi, friends, ha? Mag-off muna ako, ha? 20 minutes lang. Ang dami ko nang dinaldar sa inyo, no? Grabe. Busy-busy ako sa life ko, friends, this time. Next time ko na i-share sa inyo. Ay, gamitan nga natin yung kutsilyo. Nakantinan pa, napagod na. Actually, friends, lilinisin ko lang to siya. Pero ang maghalo nito mamaya, asawa ko, siyempre ang magtimpla yung biyanan ko.
malay ko ba dito paano timpla? Malay ko ba dito paano timplahan? Ito, nakaslakas ang loob ko, mag-offer na ako maggawa, ano? Kinakain pa ba to friends? Mali yata ako, no? Hindi yata to ang parang masarap to, no? Parang, I'm not sure kung kinakain ba to. Lagay natin, baka makapisos tayo, sabihan na natin mamaya nito. Mabait naman yung biyanan ko. Inisin natin, lagay natin kasi magpagalitan tayo eh. Kasi parang naalala ko eh. Parang naalala ko pag ito ginagawa may ano eh. Isali ito, no? What do you think? Isali ito? Araso. Mamaya, paggalitan ako nito, anak ng tinapa. Niwalay ko na nga yung malaki eh. Galitan mo pa ako din, nakita tulungan. Oh. Busy kasi siya eh. Kaya, gawa tayo. Ganaan! Pagod talaga ako, friends. Hi to my mother in the Philippines. Hi to my mother. Come here na in Korea. Uy! Invite ko nga siya ulit sa Korea, friends. Yung mama ko. Ayaw na niya. Ura mismo, invite na kita, mother. Tapos ayaw na daw magbiyahe. Kahit 3 months lang, ayaw mo. 3 months lang, uy. Huwag ka na mag 2 years kasi. Alam ko naman, namimiss mo yung mga apo mo dyan. Kasi marami siyang apo na maliliit. Eh, ang apo niya sa akin, 3. Mga binata na, wala nang time sa akin eh. Ang tinapa. Sabi ko, mamasyal tayo. Ayaw nang sumama. Kasi mga binata na. Uy, parang lumiwanag. Parang tanga. Ay, ito ang nag-video na parang tanga. Ano? Siyempre, magpaganda ka pa ba naman? Ay, lumipad na. Kumbawa ka lang, nagagawa ka lang naman ng kimchi. Oh, friends, yung nanay ko ayaw nang bumalik dito sa Korea. Nakakainis. I-share ko sana sa kanya ang aking mga blessings. Marami akong blessings. Ay! Marami akong blessings this time. Oo. Nung pupunta siya dito dati, luma pa yung bahay namin. Ngayon, bago na kasi, lumaki na, share ko sana sa kanya. E ayaw na niyang bumalik. Kasi yung anak niya, principal na sa Pinas. Iyate, principal na. Principal na, na-promote na. Tagal-tagal na na-promote yun, friends. Bata na yun, napakatalino. Mula grade 1 hanggang gumraduate, first uno. Valedictor yan, kung laude. Hindi ka ba ma-promote? Mula pang 30, na-promote na, no? Ang bata niya pa, mga 26. Ay, ilang taon na ba siya, eh? Kapatid ko. 26 yata yun. 26 yata siya na principal na, no? May ganun. May ganun pala. Ang bata niya pa. Oo. Bilis niya na principal. Yati, good. Kaya worth it ang aking ano, friends. Life dito sa Korea. Na, di ako binibigyan ng pera ng asawa ko. Pambili ko ng hamburger, di ko binili. Iniipon ko, papadala ko sa kapatid ko. Alam mo ba yun? Sana maisip mo kung gaano ako nag-sacrifice, no? Talaga. Yung asawa ko yan, friends. Ako, makunat pa sa tiko yan. Pero worth it naman yung pagkakunat niya, friends, sa kapag pagawa siya ng bahay. Malaki. Hindi siya makunat, baka wala akong bahay na maganda ngayon. Malaki na yung bahay namin. Kami na nakatira sa malaki. Kaya okay lang yung asawa na kuripot, ha? Tandaan nyo yan, ha? Umuasahan yung mga bunga pabunga, yung mga walda sa pera, yung mga asawang ganon, mga barkada dun, barkada dito. Asahan mo, hindi yan makapagpatayo ng bahay.
inom doon, inom dito. Ay, naku po. Hindi ka papatayuan ng bahay niya. Batuta lang niya ipapatayo niya sa'yo palagi. Hmm. Kaya, yun. Okay lang, nagtiis ako na. Nag-sacrifice ako ng how many years niya. Wala akong pera sarili. Pero nagkatrabaho ako, nagkapera din ako. Mayroon din kasi umasa eh. Kaya tulungan mo rin yung asawa mo. No? Tulungan mo rin yung asawa mo kasi kawawa din naman ang mga asawa. Alam mo ba friends, may kaibigan ako. Walang yan, chismis. Ano, sharing-sharing lang to. Buwan-buwan nagpadala sa Pinas. Nanonood ka ng video ko, alam mo kung sino ka. Buwan-buwan nagpadala sa Pinas na matay na lang yung asawa niya. Siguro sobrang stress. Dahil sa trabaho, namatay doon. I really don't know. I really don't know. Pero yun ang kwento niya eh. Wala tayong magawa eh. Mamatay naman tayo lahat din. Una-unahan lang, di ba? Pero siguro pag yung sobrang stressin mo yung asawa mo, padala ka ng padala sa Pinas, buwan-buwan, wala kang trabaho, lakas ng loob mo, kapal ng mukha mo. No? Demand ka ng demand, padala sa Pinas, nag-asawa ka ba? Para ipadala mo lang lahat sa Pinas ang pera mo. Paano yung mga anak ko dito? Oh. Namatay yung asawa. Kasi kapapadala ng pera sa Pinas buwan-buwan. Ang bait-bait na rin ang asawa niya. Padala na padala sa Pinas. Alam mo ako? Hindi ko ni-stress ang asawa ko dyan. Kung ayaw mong magbigay, bahala. Bahala ka. Bahala na lang ako na lang ma-stress. Huwag lang yung asawa ko. No? Oh, binilhan niya ako ng car, friends. Babayaran ko yun sa kanya. No? Pero, hindi ko kaya bayaran niya. No? Kaya, unti-untiin natin ang bayan. Kasi kawawa yung mga asawa ba? Maawa naman kayo sa mga asawa niyo. Wala na, napanot na yung ulo kakatrabaho para lang makakain kayo, makabili ng mga putas, mga ulam at saka bigas, ano? Tapos, istresin yun pa, padala kayo ng padala sa Pinas, wala naman kayong trabaho. Hingi kayo ng hingi, jingjing kayo ng jingjing dyan. Hindi naman kayo tumutulong. Reklamo pa kayo, wala kayong pagkain. Laki-laki naman ang bilbil nyo. Wala daw silang pagkain, laki-laki ng bilbil, kalalamon. Puno naman yung rip sa ulam. Hmm. Nis baga ako ba? Tapos ako pa reklamuhan nyo. Hindi kayo magreklamo sa asawa nyo. Sa akin kayo magreklamo ulit siya. Imbis wala akong stress sa asawa ko, ini-stress nyo ako. Anyway, thank you rin. Kasi, nag-trust kayo sa akin. Sabi ng ano, sa loobin yun, no? Pero alam mo, friends, nainis talaga ako sa mga tao. Ano? Mga selfish ba? Sarili lang iniisip nila. Panigala, panibanding, panihingi ng pera sa asawa, panay naman reklamo. Wala daw siyang pera, hindi naman nagtrabaho. Dami-dami naman trabaho dyan sa city. Diyos ko, laki-laki pa ng sahod. 3 million. 3 million. 3.8 million yung kaibigan ko, babae. Tapos ikaw magreklamo ka sa akin, wala kang pera. Taga-city ka. Diyos ko, kinikilabutan ako. Mag-sideline ka, uy. Huwag ka magreklamo sa akin. Nainis ako sa inyo. Nainis ako sa inyo. I-mention ko kayo, ha? Nainis ako sa inyo. I-mention ko kayo. Inis kayo. Reklamo kayo ng reklamo dyan. Umaba na tuloy yung video ko. Ay, sumakit na yung bilbil. Ay, yung ano ko. Baywang. Hindi kasi, friends, nainis ako sa mga ibang Pilipina ba? Pero okay lang naman. Sige lang. Kaligayahan nyo mag-share sa akin ng problem. I-share nyo lang sa akin. No? Nainis ako sa inyo. Nagigil ako sa inyo.
Gigil ko. Ang sarap yung batukan. Ito lang, ibatok ko sa inyo. Kasi mamaya baka ma... Ano tayo dyan? Naku, mula na friends! Okay lang naman mag-share kayo sa akin, pero... Alam mo friends, pag nag-share sila sa akin kasi... Ah, masyado akong apektado. Oo, masyado akong apektado. Ganun. Ay, ginoo ko friends. Masakit na ng baywang ko. Diyos ko, dito pala kahirap magalgawa ng kimchi. Ang tinapa. Meron namang upuan dito friends. Oo, dalawa. Ayan o. Pwede ba tayong umupo dyan? Mag-off muna ako friends para makaupo ako ha. Ang tinapa, umulan na. Umulan na. Umulan na friends. Umulan pala ngayong araw. Sana napunta yung video ko. Yun lang ang sasabihin ko ngayon. Wala ko ibang sasabihin. Walang yung kalilibot ito. Napaka-cowboy mo. Intuwa lang tayo saglit kasi. Oo friends. Mga ibang mga Pilipina dyan. Ha? Ayoko nang masyadong magdaldal sa social media friends. Minsan lang. Hindi na masyado. Hindi katulad dati ba? Nagawa ko na yung mission ko sa inyo, no? Hindi ko sure kung nagawa ko na bang mission ko para kay Heavenly Father. Basta marami-rami na akong nagawa dyan. Na-share ko na lahat yung mga nasa loob ko. Yun lang naman. Love your family. Love your husband. Serve your husband like a king, ganun. And serve your wife like a queen. Yun lang naman. Saka marami-marami pa akong mga video dyan. Yun lang naman. Wala na akong ibang sasabihin. Kasi busy ako. Hindi pa nangalahati, friends. Oy! Ang bigat pala nito, no? Ay, inookam. Pagod na si Almone. Nakakapagod. Inookam. Kailan pa ito matapos? Anak na tinap. I want to sit like this. Kasi pag itiad ko yung kapuno ko, friends, medyo parang hindi na sumasakit yung baywang. Pag nakaganoon ka, sumasakit yung baywang mo. Pag ganoon ka, Diyos ko, wala ko pa namang bra. Ay, loko. Huwag yun ang panuuran, friends, ha? Kasi walang bra. Wala, for family lang ito, remembrance lang ito, eh. Wala ka sa buhay nyo dyan. Remembrance lang ito. Remembrance. For my friends only. Namiss ko lang kayo. Namiss ko lang magdaldal, no? Hindi pa nga ako nag-ano. Daldal lang. Next time ako gagawa video, ha? Babay na ako kasi 30 minutes na, ha? Sabi ko, 30 minutes lang, eh! Dahil ba kung gagawin, friends? Oh, nakita mo bang gagawin ko? Isang tatlong sako pa yan. Ano ako? Ah, I'm so tired na. Naka-short lang, parang ingot. Ano? Parang lula. Miss ko lang kayo, friends. Eh. Na-miss ko lang kayo. Yung request sa akin ng video dyan. Hindi mo na ako gagawa kasi busy pa ako ngayon. Ay, inuok ko. Lilipit akong. Bye-bye. Bye-bye na ako friends kasi mag-concentrate na ako ha. Tsaka palabasin ko na yung mga sakop ko doon kasi kailangan nang matapos ito. Kasi abutan na tayo ng ulan. Kadadaldal nito. Hindi ko sure. Pinuputol ba to friends? O kinakain ba to? Ano? Ano sa palagay mo? Kinakain ba to o pinuputol dito? Ay, no. Kundi ako mapalagay. Lagay natin dyan. Makapagalitan ako kasi. Alam mo, friends, pag may benan ka, gumawa ng kimchi, tumulong ka talaga. Then, pag hindi, friends, ako, baho ka pa sa ipot sa kanila. Pero pag tumulong ka, friends, ay, naku po. Amoy perfume ka. Ah.
Lalo pag nagpa-farm. May perfume ka, friends. Pero pag di ka tutulong, friends, naku. Wala. Wala kang maasahan. May manok doon, friends, nagtugtugaok. Anak ko yata yun. Yung kapitbahay namin, friends, nag-alaga ng manok. Gusto ko rin mag-alaga ng manok. Kaso lang ayaw ng asawa ko. Kasi mabaho daw. Parang lumiwanag na siya. Kasi nawala na yung ano, sikat ng araw. Gusto ko mag-alaga, friends, ng kambing, at saka manok. Ganun. Kaso lang may aso kasi ako eh. Dalawa. Yung aso ko, nakatali naman siya. Doon lang sa labas. Doon sa malayo lang sila eh. Bawal sa malapit sa bahay. Dahil sa aso, ayaw ng asawa ko mag-alaga ng manok. Kasi mabaho daw yung manok. Ayaw niya, maartian eh. Tapos yung kaibigan ko pa, gusto pa niyang ibigay sa akin yung aso niya. Sa loob ng bahay, ilagay ko daw sa loob ng bahay ko. Diyos. Patayin lang ng asawa ko yan. Katayin lang yan. Yung bahay ng asawa ko, friends, siya lang ang gumawa niyan. Siya lang pumili ng mga interior ba. Puro puti lahat. Tinuok ko. Ilagay mo yung aso sa loob ng bahay. Diyos. Ayaw nga niya dito sa malapit sa bahay. Loob lang talaga sa ang layo-layo eh. Tapos ilagay pa daw sa loob ng bahay. Sabi nung friend ko, tumawag sa akin. Ilagay ko daw sa loob ng bahay yung aso niya. Diyos ko, my goodness. Dami-dami niya yung aso binigay sa akin, no? Diyos ko, ilan na? Dalawa. Anim na aso binigay niya sa akin. Grabe, kaibigan ko. Dami aso. Pusa pa. Yung pusa, taon-taon nanganganak pa. Oo. Bigyan niya pa ulit ako. Alam mo yung mga aso na yun, friends, pinamigay ko rin doon sa mga kapitbahay namin. Isa lang natira sa akin. Cute siya. Ayaw ko mag-alaga ng sobrang dami aso. Dalawa lang. Kasi may gwardiya sa bahay ba? Yung aso namin, isa, hindi ko siya tinatali. Pagod na ako, friends, ha? Dal-dal-dal-dal, lilibit ko nga. Tama na. Bye-bye! Lilipit ako sa akin, kuya. Salute! Bye-bye! Bye-bye! Lilipit ako sa akin, kuya. Salute! Next time ulit, friends, ha? Sigawa mo na akong MC, friends. Mabahaba na nito, no. Dami nating kwentuhan. Siguro, di mo na panoorin. Kahit di mo panoorin, ako lang manood niya. Pagtanda ako. Pagtanda ako, may maisip ako, no. Gumawa pala ako ng ganitong video. Parang ingot lang. Nakatapis. Ay, noo po. Narinig mo mga ibon, friends? Diyan sila, friends. Araw-araw, pinapakain ko, friends. Ang dami nila. Ayun sila. Siguro mga 50 sila, friends. Araw-araw, pinapakain ko. Yung mga kanin-kanin lang naman na ano. Nagsasain talaga ako ng kanin. Tapos, yung mga kanin-kanin na sobra-sobra ba? Pinapakain ko sa mga ibon. Ang saya-saya nila. Saya-saya sa puso. Pag titingnan mo, diba? Ang dami kong topic. Ang dal-dal ko, ano? Hindi na matapos yung kimchi ko. Magbabay na ako, friends! Lilipin ako sa kuya. Salute! Bye-bye! Sarangi! Sarangi, oh! Bye-bye! Ito talaga pag nagbabay, di ba kababay, ano? Di ba kababay? Alasing ko pa ako nagising, friends. Pagod na ako. Gusto ko sanang humiga. Wala, di ka makahiga. Sobrang dami mong trabaho eh. Yung aso ko, friends, nakatingin sa ibon. Nakatulala siyang gano'n, no? Ang cute lang niya talaga, no? Yung aso kong puti, ang cute-cute sobra. Aso sa bahay yun eh. Sa loob ng bahay. Mas kaibigan ko. Eh, dito sa amin, bawal sa loob ng bahay. Kaya may sarili silang bahay sa labas. Nakasurvive din naman sa winter, no? Sa kapal ng balahibo nila eh. Nakatulala siya sa ibon eh. Nakatuwa talaga mga aso.
Sige na friends, ha, mag-bobin na ako. Lilibit akong South Korea. Salute, bye-bye. Final bye-bye na to. Sarangin. Ang dami ng kamay ko. Bye-bye. Sarangin. Sarangin.